Creamline Co-Smashers magdadagdag ng dalawang players sa kanilang lineup. GRETCHEL SOLTONES pupunta sa panig ng AKARI Chargers. Dating F2 player magbabalik sa kanyang dating team. Good day, ka-trending. This is Ron Michael, the voice artist of this channel. Ngunit bago natin yan pag-usapan, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest Pilipinas Volleyball Trends. Matapos ang balitang pagselyo ng offer ng Chocombucho Flying Titans kay Mars Alba, natutunog ang mayroon pang isang open spiker ang pupunta sa panig ng Ubi Girls. Subalit hindi para dito magtatapos ang mga pasabog ng Rebisco teams. Ayon kay Mother Lily na isa sa mga reliable insiders ng Volleyball Lipatan Serie, ay tila dalawang mandalaro ang magiging pasabog ng Creamline Co Smashers at madadagdag sa puwersa ng 7-time PVL champions. Sa ngayon ay wala pa tayong natutunog ang pangalan kung sino at kung saan manggagaling ang mga manlalarong ito. Pero kung kayo ang tatanungin, dati kaya itong F2 player or galing sa ibang koponan? Mula sa panig ng Creamline ay dumako naman tayo sa team na maituturing na greatest rival sa PVL ng Cool Smashers na Petrogas Angels. Nabanggit na natin sa ating previous videos ang mataas na posibilidad na hindi na pag-renew ng kontrata ni Isa Maisa Pontilla sa team. Sa ngayon, bukod kay Isa, ay isa na lamang all-around attacker ng Petro ang tila kumpirmado ng aalis sa panig ng Angels at iyan ay si Lady Beast GRETCHEL SOLTONES. Na-feature na natin sa isa sa ating mga blind item series si SOLTONES at siya ang tinutukoy nating aalis sa kanyang team at binigyan natin siya ng description bilang former MVP at nahawakan ng isa sa mga most decorated coaches ng Philippine Volleyball na si Coach Roger Gorayev. Medyo paiba-iba ang desisyon ni SOLTONES sa kung siya ba ay aalis o mananatili sa Petrogas. Noong una ay nag-tweet si GRETCHEL na tila nang hihingi ng guidance sa nasa itaas. Sumunod ay nabalitaan natin na magsistay na si GRETCHEL sa Petrogas. Pero ngayon ay nag-post si SOLTONES ng kanyang litrato sa kanyang Facebook account at nag-comment ang isang supporter na, "Welcome sa AKARI ate." At pinusuan lamang ito ni GRETCHEL na tila ba sumang-ayon sa komento ng fan. Kung sakaling sa AKARI ang magiging bagong destinasyon ni SOLTONES, ay mahahawakan siya ni Japanese head coach Taka Minowa na hahawak sa AKARI matapos ang resignation ni Coach George De Brito. Mapupunan na ng Chargers ang kanilang butas sa pagkakaroon ng isang all-around outside spiker na maaasahan sa parehong atake at depensa. Kaya naman sa susunod na PVL season, kung sakaling kumpirmado at wala ng altrasan si GRETCHEL sa AKARI, ay magiging strong contender na ng torneo ang AKARI Chargers. Sa panig naman ng F2 Cargo Movers, isa sa kanilang mga dating players ang magbabalik sa kanyang dating team. At ito ay si Marian Andal na nagsilbing backup libero ng Cargo Movers sa nakalipas na Second All-Filipino Conference. Bilang best libero ng NCAA at dahil sa disbandment ng F2, babalik na si Andal sa Perpetual Lady Altes para ipagpatuloy ang kanyang stint sa NCAA at sasabak sa paparating na Season 99 ng torneo para mapaangat ang ranking ng Lady Altes. So that's it for today's video, ka-trending. Do not forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest ganap ng Women's Volleyball sa Pinas. Thanks for watching. Bye for now! Thank you.